Ngayon kasi marami nang nagtatanong kung gaano tayo kabait, kung pure ba yung intentions natin sa pagtutulong, kung mabait talaga tayo. Kaya ang pamagat nito, mabait ka kasi. Tandang-tanda ko nung araw na yon, maliwalas, asang araw, tanghaling tapat, bagong gising pa ata ako noon, maganda ang panahon. Nang biglang may tumawag sa telepono ko at sinabi ang Valene, kinalulungkot ko na wala na ang kaibigan natin. Tinapos na niya ang buhay niya kahapon. 2016 nung nabalitaan ko yun, 2016 din nung muntikan na rin ako dahil sa isang sunog na hindi namin napaghandaan, 2016 nung nawalan din ako ng volunteer at ng estudyante at sa kalagitnaan ng unos at bigati ng taong 2016, upo ako sa harap at tinanong ko ang Diyos, mabuti ka ba dyan? Mabait ka ba dyan? Nung namatay si Judas, umiyak ka. Sa lahat ng mga nangyayari at mga nangyayari sa buhay natin, gugustuhin pa ba natin maging mabait? Sabi nila kapag masyado kang mabait, ikaw ang unang kukunin ni Lord. Sabi ko naman, hindi magandang biro yun. Sabi nila, masyado ka namang seryoso, Vale. Ang sabi ko naman, oo, seryoso ako. Hindi lahat ng katawa-tawa para sa inyo ay nakakatawa para sa amin. Pero kung sasakyan ko ang joke na yun, ibig sabihin lang nun, nakasama ko na ang mga pinakamabait sa mundo, sumalangit nawa. Tinanong ako minsan kung pwede raw ba akong magbahagi ng tungkol sa pagiging mabait. Ang natanong ko yata nung gabing yun ay bakit haharap ko sa entablado at sasabihin sa inyong lahat na naging mabait ko, tama ba? Ilang beses ko na rin kasi narinig sa ibang tao na mabait ka lang kasi. Mabait ka lang kasi kailangan eh. Mabait ka lang kasi may reputasyon ka. Mabait ka lang kasi maraming umaasa sa'yo. Mabait ka lang kasi guru ka, fister ka, taong simbahan ka, nagrosaryo araw-araw. Mabait ka lang kasi babae ka. Mabait ka lang kasi marami kang pinagdaanan eh. Mabait ka lang kasi marami kang daladala. Siguro kung hindi mo pinagdaanan lahat noon, marahil hindi ka mabait. Hindi ka talaga mabait. Masakit ang kanilang mga salita. Pero ang sabi nga, they Alonso, sa four sisters in a way, kung saan nila kanaladkad si Paus. Para bang kasalanan to? Para bang kasalanan to? 2020 na ngayon at natuto na akong makinig sa kung ano ang totoo, hindi mo kailangan gumawa ng napakaraming bagay, ng projects, events, activities, para masabi mo sa sarili mo na mabait ka. Lalo na sa panahon ngayon na ang bawat galaw mo ay pinupuna, hindi mo kailangan patunayan sa harap ng tao o kahit dito mismo kung sino ka talaga. Hindi naman yun ang gustong ipahiwatig sa atin ng Diyos tungkol sa kabaitan. Ang sabi niya lang, love is kind. Sabi ni Saint Teresa of Calcutta, kahit anong pang sabihin nila, kahit anong pang iba to sa'yo, be kind. If you judge people who judged you, you do not have the time to love them. Love them anyway. Do your best to be the living expression of God's kindness. Kindness in your face. Kindness in your eyes. Kindness in your spirit. Sige nga, pakita nyo sa lahat kung ano ang pinakamabait niyong mukha. Sa kasamaang palad, wala akong restless face. Gayunpaman, bago ako matapos sa tulang ito, may gusto akong ituro sa inyo. Alam nyo ba kung ano ang salitang buhay sa sign language? Ganto yan. Buhay. Buhay. Sinasalamin ang kabutihan niya, ang siyang kabaitan natin. Ang kabutihan ng Diyos, ang siyang kabaitan natin. Kaya paalala sa sarili, at tuwing inilalagay nyo ang inyong kaliwang kamay sa dibdib, kapag may pintig pa yan, ibig sabihin lang nun, buhay ka pa. Ibig sabihin lang nun, may puso ka. Ibig sabihin lang nun, mabait ka, mabuti ka, mapalad ka. Maraming salamat.